Vlog. It's me, Aya Tangnan na makulit. So, today is May 11th, Monday ho ngayon. Ikaw, good morning ka nila. Good morning! Sabog-sabog pa, kakagising lang ho na Jazz. Ngayon, magluluto tayo ng sikalang or tawid-tawid. It's a local... Ang tawag dito? It's a local kakanin dito ho sa amin. It's made out of, you can either use glutinous rice flour o di kaya naman rice flour. So, let's start. Before we begin, explain ko muna sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin. Tsaka disclaimer ho ah, hindi ho ako expert sa pagluluto, especially ng local dishes dito sa province namin sa Sulu. However, medyo forgiving kasi yung recipe ng tawid-tawid. Pwede mo siyang sumobra or hindi. Actually, ako hindi ko na nga siya minameasure yung ingredients mismo. Tansya-tansya na lang. Kasi madali lang talaga siya gawin. All you need is glutinous rice flour, all-purpose flour, baking powder, mantika for frying, water, brown sugar, at saka vanilla extract, which is optional, by the way. So, bago tayo mag-umpisa magluto, may trivia ako sa inyo. Trivia. Kuya Kim! Hindi. Ang tawid-tawid, literal na translation niya sa Tagalog ay... English na lang, guys. Ang literal na translation ng tawid, word na tawid-tawid sa English is twist. Kasi nga, sa paggawa niya, tinitwist mo yung dough. So, mag-umpisa na tayo. So, to a bowl, kailangan tuyo muna yung bowl natin kasi imi-mix muna natin yung dry ingredients. Ito yung gamit natin, glutinous rice flour. Tansya lang. Mga 1 cup siguro. Then we'll add in all-purpose flour. So the reason, guys, kung bakit merong glutinous rice flour tsaka all-purpose flour, kasi kapag ka glutinous rice flour alone yung gagamitin mo, yung texture ng sikalang or tawid-tawid mo magiging para siyang mochi-like. So mushy siya, hindi siya mag-hold ng shape niya ng maayos. Tsaka, masyado siyang chewy. Kasi ang ideal texture ng tawid-tawid is, it's a bit chewy pero crunchy outside. Tapos, it holds its shape. So, maglagay din tayo ng baking powder. Again, tansya lang. Feeling master chef ko ako. So, hi there, Gordon Ramsay. Now let's mix all the dry ingredients. Okay, now let's add water. Little by little lang, guys, ha. So that hindi naman siya maging kakabig masyado. Mas maigi nang mag-add ng water. Kasi pag sobrang siya, mas mahirap siya remedyon, guys. Mahirap ang ganyan tubig. Kailangan mo magdagdag ng dry ingredients. Kapag ganito na yung itsura niyo, guys, I mean, namuuna siya, isa na talaga siyang dough, pwede na tayong mag-start mag-shape ng ating sikala. Beforehand, kailangan natin i-dust yung ating plato with rice flour or all-purpose flour, guys. Para hindi manikit yung ating sikalang. Can I touch it? Sige. Merong batang gustong sumamang magluto.
Okay. So, ngayon, idadust na natin siya. Pati na rin kamay natin. Yan lang. Parang parang ito. Mom, can I do that thing? As much as you can, guys, gawin yung uniform so that yung size ng inyong tabi-tabi so that sabay-sabay silang maluto. Mom, can I do that thing? Siya. Pagka parang rod-like na siya, yung parang shape na siya ng palitaw, yung two ends niya ipag-meet nyo, kanya na siya, ring na siya guys, kayo na mag-adjust ng length niya, and then, ito-twist nyo siya. Ganyan. Hence the name, tabi-tabi. Medium heat lang guys para hindi siya masunog. Tapos para sure na luto yung inside at saka hindi lang yung labas yung maluto. Okay? Do it in batches. Huwag na siya i-crowd. After mga 2-3 minutes guys, pwede nyo na siyang i-flip yung inyong siko lang. Ngayon guys, magka-caramelize naman tayo ng sugar kasi tapos na nating hanguin ang ating mga napritong siko lang. Brown sugar guys, tsaka dagdagan lang natin ng konti-konting water. Again, pwede kayong magdagdag ng vanilla extracts or vanilla essence. Pero optional na lang ho yun siya. You can also use white sugar kapag wala kayong brown sugar. Pero I prefer brown sugar kasi mas masarap siya guys kapag brown sugar. Hayaan lang natin siyang mag-unaw. Okay. Kapag natunaw na yung ating sugar, pwede na natin ilagay yung ating napritong sikalang. Sugar mixture or yung caramelized sugar natin, nanigit na siya sa ating sikalang. Pwede na natin siyang hanguin and ready na siya para kainin. Eto na guys, ang ating finished product, ang ating sikalang or tabib-tabib. Thanks for watching this video. See you again next time. Salamat!